ng aral ni Jesus. Ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kaniya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadya sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kaniyang kamay at ito ay gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tampok sa ating ebanghelyo ang mga Pariseo na pumupuna sa mga gawain at kilos ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Masugid nilang binabantayan si Jesus, lalo na sa araw ng pamamahinga, upang makakita at makahanap kahit kaunti o maliit na butas o pagkakamali. Subalit anumang gawin nila, bigo sila. Alam po ninyo, para sa mga Hudyo, ang araw na pamamahinga o yung tinatawag nating Sabbath ay isang banal o sagradong araw. Ito po ay kanilang isinasagawa o isinasakatuparan tuwing ikapitong araw ng isang linggo. Tunay ngang ito ay isang buhay na pagpapaalala at kanilang pagpupuri sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa loob kasi ng anim na araw ay masusing
nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At sa ikapitong araw naman, siya ay nagpahinga matapos ang kaniyang dakilang paglikha sa lahat. Kaya naman, ganito rin ang pagpapahalaga na ginagawa ng mga Hudyo sa araw ng papamanghinga. Minabuti nila na ilaan ang araw na ito upang magpahinga lamang at hindi sila maaaring magtrabaho o gumawa ng anumang mabibigat na gawain. Kapag sila ay gumawa ng isang mabigat na gawain, ito ay isang kalapastanganan sa Diyos. Maganda ang kanilang intensyon, subalit hindi nila nauunawaan ang tunay na halaga, kahulugan at sustansya ng batas na ito. Kahapon po, sinabi ng ating Poong Jesus Nazareno na ang araw ng pamamahinga ay nilikha para sa tao at hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ibig sabihin po nito, kung may batas na nilikha ang Diyos, ito ay para sa ating kabutihan, para mas mapabuti ang ating pamumuhay, upang mapaalalahanan tayo na gumawa lagi ng mabuti at umiwas sa mga gawaing masasama at magdadala sa kamatayan. Kaya naman, kung atin pong lubusang pagninilayan ang mga batas, ay dapat hindi maging hadlang sa atin. Uulitin ko po, no? Yung mga batas, dapat hindi natin yan titignan bilang hadlang sa atin. Dahil kung tayo ay buong pusong sumusunod sa batas, hindi ito magiging pabigat sa atin. Ang batas ay hindi nilikha upang maging pasanin natin. Ngunit ito ay nilikha upang maging isang buhay na paalala na nais ng Diyos na mapabuti ang ating buhay. Magbibigay po ako ng halimbawa. Kunwari po sa 10 utos, ipinag-uutos na huwag kang magnanakaw. Dahil alam natin na hindi maganda ang gawaing pagnanakaw, ang pagguha sa gamit na hindi sa iyo ay hindi kalugod-lugod. Kung ikaw ay hindi nagnanakaw, hindi pabigat ang batas na ito sa iyo. Kung gumagawa ka ng mabuti, hindi mabigat sa iyo ang pagsunod sa batas na ito. Kailan nagiging mabigat ang batas? Kung ito ay iyong nilalabag. Kung ikaw ay nagnanakaw, sa tingin mo ang bigat ng utos na ito sapagkat nilalabag mo ito. Pero kung ikaw ay gumagawa ng mabuti at hindi mo ginagawa ang pagnanakaw, para sa iyo, baliwala ang batas na ito. Dahil malaya kang nakakapamuhay sa paggawa ng mabuti. Kaya nga ang mga batas na ito, sinasabing hindi dapat maging pabigat sa atin. Ibinigay ang batas upang maging paalala sa atin na sa bawat sandali, dapat tayong gumawa ng mabuti para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Kaya nga kung ating tutunghayan ang ating ebanghelyo, napakaganda at napakamakapangyarihan ng sinabi ng ating Nuestro Padre. Sinabi niya, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pamamahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama?
magligtas ng buhay o pumatay. Nangangahulugan po ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, na hindi tayo dapat tumigil sa paggawa ng mabuti, maging sa araw ng pamamahinga. Hindi nangangahulugang araw ng pamamahinga ay titigil na rin ang ating puso upang magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Sa araw ng pamamahinga, mas lalo natin dapat pinanalalim ang ating pagmamahal dahil ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga winika ni Jesus sa isang lalaking patay na ang isang kamay at hindi niya maigalaw. Ipinag-utos niya, iunat mo ang iyong mga kamay. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay at agad-agad itong gumaling. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagdating po ng ating Panginoon dito sa mundo, hangad niya ang kagalingan at kaginhawahan ng bawat isa sa atin. Alam ng Panginoon na ang bawat isa sa atin may sugat, may pinagdadaanan, at may hinihiling. Kaya nga, ang pinakadakilang batas ay ang batas ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal dapat walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon. Ang pagmamahal, walang pinipiling tao, walang pinipiling estado sa buhay at lipunan. Hangad ng pagmamahal ang paghilom at paglaya natin sa kasalanan. Ang atin pong Nuestro Padre Jesus Nazareno ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Siya rin ang Panginoon ng mga batas. Siya ang Panginoon na punong-puno ng kaayusan at pagmamahal. Sa dami po ng ating mga alalahanin at problema sa mundong ito, ang atin pong pananampalataya sa Kanya ang atinawang maging lakas at pinaghuhugutan ng ating pag-asa. Ang pagsunod natin sa Kaniyang mga utos ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan at kaginhawahan sa buhay. Inuulit ko po, ibinigay sa atin ang batas hindi upang maging hadlang at pabigat. Ang mga batas ay ating lakas upang gumawa ng mabuti at tama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Magsitay.